Great morning! Great morning! Good morning, Upline! Great morning, Carlo! Ayun, nabakil pa ako kasi ang tawag ko talaga sa'yo, Madam Sugar! O, diba? Marami akong naging nickname dyan sa Vita Plus. May Aiko, alam mo yan. Yes. May Beth. At ang tawag sa akin ng aking sugar na asawa ay Sugar. So, kilala din ako dyan bilang Sugar. Ayan, si Ma'am Beth Mendiola po ang ating My Idol ngayon. Ayan, so, Madam, gusto ko lang batiin, napakaganda niyo naman ngayong umagang ito. Siyempre, nasa Vita Plus po tayo. Ganda tayo ng Vita. Yeah, kaya naman kung ikaw po ay nakukulangan pa sa ganda mo at nasa First Vita Plus ka, gaganda ka rin. Uminom ka lang ng uminom. Ayan. Rek. Ayan. So, Ma'am Beth, first question ko ha. Question mo, Ma'am Beth, kasi syempre kilala ka namin as maganda. Wow. At syempre naman, jolly dito sa First Vita Plus. Pero, saan po ba nagsimula si Ma'am Beth bago po siya mapunta sa First Vita Plus? Ayan. Okay. So, ganito po yung aking story. Isa po akong nurse. Okay. So, ako po ay mag-share screen lang po muna. Ah, sige, Madam, go. Para makita nila ng mas malinaw. Yes! Diba? Ayun, nakikita ko rin si Sir Lito Aliver, nanonood din ngayong umagang ito. Kita na po ba? Wala pa, Madam, ha? Wala pa. Ayun, Madam, ha? Pwede kang mag... Yan! Nag-start na siya. Ayan, apply. Ayan na. Okay. Ayan. So, kita na po ba? Yes, applying. Okay. So, ako po ay isang nurse by profession. Kaya po RN. Ang ibig sabihin po nun ay registered nurse. So, ako po ay nagtatrabaho sa isang malaking hospital dito sa Quezon City. Naka-assign po ako sa ICU or intensive care unit at CCU or coronary care unit. Other than that, isa rin po akong infection control nurse. Nakikita niyo po sa picture kung saan po nagle-lecture po ako. Nagbibigay po ako ng lecture tungkol sa mga infection control, sa mga doktor. Naku, napakahirap nilang lecturean. Maraming tanong. Sa mga kapwa ko nurses at empleyado ng aming ospital at saka po sa mga estudyante ng medicine at nursing. So, medyo yan po yung naging background ko. Kaya medyo napadali po sa akin yung pagbibigay ko ng lecture sa First Vita Plus every time po na kami po ay may talk. Yan, so ang experience ko po, nag-start po ako dyan mula July 2000 hanggang August 2015. So 15 years po akong empleyado. Okay. So yan po yung aking maiksing background. Wow, no, parang po ako ang titingin na Ma'am Beth, parang impressive talaga yung ano mo, yung resume mo as nurse, 'di ba? Ayan. Siyempre, Carlo, diyan meron din ano, kumbaga, may dream ka din parang sa Vita, hindi lang basta nurse. Kaya yung pangalan kong RN nadagdagan ng MAN. Nagmasterals pa ako para naman meron din akong bala if ever na kailangan kong gusto kong ma-promote or gusto kong mag-iba pa ng landas bukod sa pagiging pagdu-duty sa ospital, gusto mong magturo, kailangan may masterals ka din. Wow! Eh, Ma'am Beth, pero sa isang, kumbaga kung ako titingin, parang ano na kayo, accomplished na kayo doon sa profession ninyo. Pero paano po ninyo nakilala si First Vita Plus? At ano po yung una ninyong, ano po yung una ninyong impression? Yan. Yan. Nakilala ko si First Vita Plus. Siyempre, ang asawa ko po ay si Dr. Roland Mendiola. So, dalawa po kaming kumakayod. Isang nurse, siya po ay doktor. So, nagjo-duty po siya sa isang ospital. Doon po niya nakilala ang aming upline na si Dr. Harold Tanchanko. Siyempre,
Prior po kasi sa First Vita Plus, nung bago po kami mag-asawa ni Doc Mendiola, na kami po ay na-invite na rin sa isang MLM company. So, doon po nagsimula yung masalimuot na ng pagiging mega star ko. Ay, kaya, mega star pala si Ma'am Beth! Mega! Alam niyo po, ang First Vita Plus po na product, hirap na hirap ang mister ko kung saan niya itatago sa bahay namin. Kung yan po ay sa ilalim ng glove compartments, ilalim ng upuan ng kotse niya, sa trunk, or minsan po sa mga ilalim ng lababo na namin. Bakit? Kasi nga po, medyo yung napasukan po namin noon, iba po ang programa nila, napakahirap. Kaya nung naaral ko po ang First Vita Plus, ibang-iba po at napakaswerte po natin dahil napakadali po ng programa ng First Vita Plus. Yes! O, diba? Yun, Carlo. Alam mo, nagkabaon-baon kami dahil every month may dumadating sa aming produkto na napipilitan kaming inumin or i-dispose. Kaya lang, dyan ko rin na-realize na pagka talaga pinilit mo yung sarili mo sa isang bagay, hindi magtatagal, aayawan mo talaga ito. Yes, at saka yun nga yung sinasabi talaga natin, dapat nasa tamang kumpanya ka, nasa tamang produkto ka, at nasa tamang sistema ka, which is ito nga po si FirstVitaPlus. Kasi ngayon, di ba, madam, kung yung sa iba pinipilit, dito talaga hinahanap ng mga tao yung produkto. Talaga, yan ang maganda sa FirstVitaPlus. Minsan, sinabi mo pa lang yung pangalan, ay, FirstVitaPlus, magaling yan. So, doon pa lang may puntos na tayo. Hindi na tayo mahihirapan sa produkto. Oh, yes. Pero dahil nga negative ka nung una mong nakilala si First Vita Plus, paano ka naging positive, madam? Anong ginawang orasyon sa'yo ni Doc? Ayan. Ito muna sa pagiging negative. Nung minsan naglilinis ako ng bahay namin, nakakita ko ng isang box ng kulay green. Siyempre, hindi pa ako oriented kung ano yung sachet na yon. Ang alam ko, juice. So excited. Na ako sa isang pichel. Siyempre, ang lasa. Kamusta naman? Yun pa lang, nagpana ko, ano kaya itong produkto na to? Pagkatabang-tabang, sino naman ang iinom nito? So, nung tinanong ko yung aking mister, sabi niya, ay, ganito ang pagtimpla niyan, ganito. Binigyan pa niya ako ng kulay orange na box. Yung time na yun, parang 2005 yun, ang anak namin isa lang. Kamusta ka naman? Nasarapan ako dun sa kulay orange na box. Kaya pala, naging apat yung anak namin sa box na yun. Mukhang ano ah, mukhang ginamitan ka ni Doc ng ano, ng basarapan lang sa melon. Ay, din naging apat. Ayan. So, natanong din, Carlo, paano ko nagustuhan ang First Vita Plus? Ganito kasi yan. Minsan sasabihin nila, ay doktor, ay ayos naman yung trabaho mo, hindi nyo na kailangan mag First Vita Plus kasi pareho naman kayong kumikita. Yes. Pero alam nyo po, doktor man yan, nurse man yan, abogado man yan, ang kailangan, ang bottom line po natin, kailangan po natin ng financial stability, tama? Yes. Kasi marami po akong kasamahan ng mga nurses, bakit po ang mga nurses natin umaalis? Dahil po, kung serbisyo lang po ang sasabihin, hindi po yata ako maniniwala. Bakit? Ang dami pong pwedeng pagserbisyohan na pasyente sa Pilipinas. Tama? Kaya lang, minsan ang naging problema natin, kulang po sa pagbabal, sa pera, pagbabudget natin. Okay? So, nagtsaga po kami mag-asawa. Si Doc ay nag-training. Kaya lang, nung nag-training po siya, 2014, sabi ko sa sarili ko, March po yun, March 28, 2014, graduate yung asawa ko. Yes! Sabi ko, malaki nakita nito. Sabi kong ganun. Kaya lang, pagkatapos niyan, oo, nagki-clinic si Doc. Minsan, uuwi sa bahay namin, ang dala, 500. Minsan, 800 pag pinalad. Minsan, wala. Pero mas madalas, wala. Bakit? Dahil ang mga doktor, kailangan din po nilang mag-establish ng practice. Aha. Hindi po pag-graduate niyan, million-million na po ang ipapasok niya sa bahay niyo. Yan po ay taon din ang inaabot. So, nag-usap po kami mag-asawa. Ano ang pwede nating gawin? Yung mga bata, lumalaki ang expenses. Yung mga kailangan nilang natin ibigay sa anak natin, hindi natin maibigay. So, anong option? Magnegosyo.
Pero ang pinaka main concern po namin talaga kung paano po namin maso-survive yung expenses. So isa po sa naging ano namin is mag-abroad ako. Pero ayaw ko naman iwanan yung pamilya ko. So ang pinaka naging katapusan ng pag-usap namin ba ano tayo, mag-active tayo sa FirstVitaPlus. Wow. Si Carlo, imagine. Dito lang ako nakakita na kumpanya na ang boss eh gusto kang ang may-ari ng kumpanya eh gusto kang lumaman. 15 years pero ni minsan hindi yan sinabi ng boss namin sa amin. Yung mga nurses, they come and go, pero never akong nakarinig na nagsinabihan kami na dito lang kayo kasi yayaman kayo. Yes. So, yun ang pinanghahawakan namin na makakapagbago ng buhay namin. Wow! At saka, siguro Ma'am Beth, ito yung ano, nakita mo talaga, kaya ka nag-positive, kasi nakita mo yung realidad ng buhay. Kasi alam namin, di ba, pag doctor, malakas ang kita, tapos nurse pa ikaw, bogat nurse ka pa, pero reality talk talaga, mayroon mga hinaharap din at pinagdadaanan ng bawat tao. On your part, nakita yung si FirstVitaPlus as opportunity para madagdagan at saka matulungan kayo dun sa expenses na kailangan din yun, no? Hey Carlo, nung una, ang plano namin, papangdagdag lang ba? Habang si Doc ay nag-establish ng practice niya. Kaya lang, napakabilis ng pangyayari. Diba? Parang kumbaga, marami kaming gustong gawin pero hindi namin alam kung paano. Ang ginawa namin, balik kami sa step one. Uma-attend si Doc ng mga training, attend siya ulit ng mga talk. Para bang nag-step one ulit siya. Para siyang bagong dealer. Ganun din ako nung time na yon, nagtatrabaho ako, full-time ako. So si Doc, pagka free time niya, wala siyang duty, punta siya ng coffee. So ibig sabihin, hindi porket doktor, alam na lahat. So kailangan talaga, meron ka pa rin pay para patutunan yung negosyo. Wow, o diba? Sa mga dealers natin na nakikinig dyan ha, o biruin mo si Ma'am Beth, eh may masteral na to si Doc Mendiola, established doctor na siya, pero tingnan niyo naman nagte-training talaga, back to zero talaga. Gusto talagang kilalanin, alamin kung gaano kaganda si FirstVitaPlus. Ayan. Ma'am Beth, ang question ko upline kasi syempre lahat tayo dumaan sa pagiging bago, no? Especially ngayon sa pandemic na to. Sa iyong opinion, ano po ba ang magandang katangian ng mga dapat o yung mga bago ngayon kay FirstVitaPlus? Unang-una, alam mo ako, parang sa akin kasi pinanghawakan namin yung pangarap namin. Pinanghawakan namin yung pangarap namin para sa pamilya namin. Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong gusto sa buhay, tama? So, nakita namin dito sa FirstVitaPlus, ang daming mga hindi naman nakatapos ng pag-aaral, hindi talagang parang kumbaga ang hirap ng pinagdaanan. 'Di ba? Parang kumbaga dito alam namin na may nababago yung buhay. Yes. Ang Carlo, hindi naman pagkapasok namin sa FirstVitaPlus okay na lahat. Diba? May proseso din eh. Minsan susubukan ka. Pareho niyan, sabi namin nung nag-decide kami na mag-VitaPlus. Bakit kaya yung check-in natin ganito? Kala ko ba kikita tayo ng ganito? Pero instead na mawalan ka ng pag-asa, dapat mas magpursigi ka kung ano yung kulang. Tama? So, pakita ko sa'yo, alam mo ba, nagkaroon kami ng resulta dito. Parang more than 1 year. So, kung makikita mo, March 28, 2014, nag-start kami mag-decide mag-VitaPlus. Pero nung May 2015, so more than a year yan, di ba? More than a year yan. Kita ba, Carlo? Yes, ako. Kita. Wow, grabe ha. 310,000. Wow, isang buwan.
the 15 years ko pagtatrabaho sa ospital, nakikita ko ang ganyang figures pagka nagpa-file lang kami ng income tax return. Parang sa BIR. Never akong nakahawak ng ganyan. And mind you, 15 years ang sweldo ko sa isang buwan ay 28,700 lang. Pagkakasyahin yun sa apat na bata at sa mga expenses ng natin, utilities lang. So dito, overwhelmed ako. Sabi ko, grabe, totoo pala yung mga sinasabi ng mga speaker na dito pwedeng kumita ng ganyan. Alam mo, parang hindi ko nga, atin ba talaga to? Atin to? Parang hindi pa ako makapaniwala. And then, ano pang binigay sa amin? June. Wow! Grabe! Alam mo, Carlo, ito na yon. Kasi nung time na yan, si Doc lang ang full-time. Ako, pasundot-sundot lang ako yung sa pinagtatrabaho kong ospital. So, nagtotok ako sa bodega, sa speaker, doon sa bihisa namin. So, doon ako nakapag-create din ng grupo namin. So, imagine, Carlo, konti na lang 500,000. Diba, siguro naman, I'm sure lahat tayo nagdadasal. At kaugalian natin mga Pilipino na humingi ng sign. Lord, ano ho ba ang gusto niyong gawin ko? Diba? Bigyan niyo po ako ng sign. Hindi naman ako makahingi ng bulaklak dahil nakakulong ako sa ICU palagi. Hindi ako makakita ng butterfly. Diba? Minsan ganun yung mga sign na hinihingi natin. Dilaw na bulaklak o butterfly na ganito. Ang hiningi ko na lang, konti na lang, Lord. Pag kami po ay binigyan mo ng cheque na kalahating milyon sa isang buwan, siguro po yun na yung pinaka-sign ko para po mag-focus ako sa VitaPlus. Alam mo, napakabait ni Lord. At napalapit din kami sa Lord dahil sa First VitaPlus, pamamagitan din ni Upline Manny Antonio kasi napasama kami sa Oasis of Love. So, doon kami nag-healing kung paano, ano bang namin gawin. Alam mo, June yan, ang July, ito ang pinabilisan ni Lord. Wow! 598,000 isang buwan. Grabe, upline. 2,000 na lang. No, grabe. Yan ang ano, yan, unti-unti lahat ng mga bayarin, lahat ng mga concern namin sa finances, mga credit card, mga tuition fee ng mga bata. So, dyan na namin kinuha yun hanggang sa unti-unti na. Ayan na, nakita na namin yung sign. July yan. Kaya, August, nag-resign na ako. Wow, ang bilis! Sabi nga nung mga kasamahan ko, imagine July 31 yan, di ba? August, effectivity ng resignation ko ay August 15. Gulat na gulat yung mga kasamahan ko. Sabi, Ma'am Beth, antayin mo na ang Christmas bonus. Konting kembot na lang. December na, may 13-month pay, meron ng Christmas bonus. Alam mo, sinabi ko sa kanila, hindi ko na aantayin yung Christmas bonus. Sabi ko kasi, parang baka mamaya bawiin sa akin ni Lord ang 500,000, di ba? So, ang isa pang worry ko, alam mo, Carlo, kung ano. Isa sa mga anak namin ni Doc, gustong mag-medicine. Gusto ko sana, bunuin ko yung 20 years ko dun sa ospital. Bakit? Kasi, pag nag 20 years experience ka sa ospital na pinagtatrabahuan ko, pagka may anak kang gustong mag-medicine, libre na ang tuition fee. So, miscellaneous na lang ang babayaran. Kaya lang, sabi ni Doc, pagka tinuloy-tuloy natin yung First VitaPlus, kahit yung apat na anak mo gustong mag-medicine, kaya natin silang paaralin. Yes! Di ba? At saka parang, Ma'am Beth, hindi mo na kailangan yung Christmas bonus, yung 13-month pay. Kasi siksikliglig pa talaga yung ibibigay sa'yo pag trinabaho mo talaga si First VitaPlus. Tama. Diba? Ayan, nagrabe. Grabe talaga. Diba? Ang hinilig mo ng 500,000 ang binigay sa'yo. 598,000. Diba? Tama. Yan. And for sure, Ma'am Beth, sa journey mo po dito kay First VitaPlus, eh, madami na po kayong na-achieve na result. Ayan, pagkwentuhan naman natin yan, Ma'am Beth. Okay. So, ang mga nakuha namin dito, unang-una,
syempre hindi mabubuo ang isang group, ang isang hindi ka magsasucceed kung mag-isa ka lang, kung kaming dalawa lang nito. Yes. So, ang maganda dito, nakabuo po kami ng grupo. Yan. So, ang tinawag namin yung grupo namin na Vita Dragons. Kasi nakita namin ang suswerte ng mga pangalan ng mga groups dito sa Vita. Di ba? May Vita Eagles, may Vita Lions, maraming mga. So, anong meron sa Vita Dragons? Since si Doc ay Year of the Dragon, at ang dalawang letter na nag-start ang Dragon ay DR, na since Doctor siya, so yun ang napag-desisyon na namin doon. Tapos, siyempre, sa tulong ni Dr. Harold Tanchanko, yan, sa pag-guide namin sa mga grupo namin, alam mo, yan, pati yan, pinagdadasal din yan eh. Nabigyan ka ng mga taong may masidhiding pangangailangan na mabago yung buhay nila. Para kung leader namin sa US, si Upline An Isidro, na nagtayo na ng satellite to, nurse din yun. Kaya sabi ko nga, hindi lahat ng nurses, hindi lahat ng doctor negative. Ang kadalasan pa nga, pag nag-active kami, yung mga yan, yung mga nurses na yan, mas medyo hataw na hataw yan eh, kasi ang aaralin na lang nila, minsan yung marketing na lang eh. Kung sa health-wise, syempre mas makakabasaya pa. At maganda dyan, alam mo Carlo, parang feeling ko hindi rin naman ako lumayo dun sa aking profession porket nag-Vita. Kasi, mas na ano nga ako eh. Kasi every time na nandyan ako sa office, may mga lumalapit sa akin na mga kadalasan, mga kababaihan, na nahihiyang mag-consult dun sa mga doktor natin. So, may mga personal silang tanong na siguro naghahanap din sila ng kapwa-babae na mapagsasabihan. Bukod doon, marami rin kaming nare-receive na mga messages na nagtatanong na mga, minsan alam mo, sabi ko nga, buti na lang din ano, kahit papano yung profession natin, nagagamit natin sa FirstVitaPlus. Kasi may mga, minsan may mga gamot na dapat hindi mo ginagawang maintenance, pero dalawang taon na palang iniinom kasi ayaw pumunta sa doktor. So, yun ang maganda sa FirstVitaPlus. Dinala talaga kayo dito ni Lord para din maging blessing din, hindi lang talaga sa mga grupo ng Dragons, kundi pati rin po sa buong FirstVitaPlus. Tumabit, tsaka kay Doc, maraming salamat po. And then, sabi ko nga, apply niya, ano po yung mga achievement natin dito po kay FirstVitaPlus? The greatest achievement namin, syempre, nagkaroon kami ng grupo. Yes, kaway-kaway po sa lahat po ng Vita Dragons! Nanonood din. Yan. So, matulungin na tao din yan. Ano pa? Alam mo, Carlo, before kami mag-VitaPlus, kami ni Doc ay kasal sa civil. Kaya lang, lagi namin sinasabi na pagka magpapakasal sa simbahan, sige, pag-ipunan. So, parang ibig sabihin nun, hindi na kami makakasal sa simbahan. Wala kaming ipon. Diba? So, wala lang, tumagal hanggang sa hindi na priority namin. Okay, so dumating si FirstVitaPlus. Actually, nung kinasal kami sa simbahan, lahat ng ginastos namin dyan galing din sa FirstVitaPlus. Wow! Thank you talaga kay Ma'am Doi tsaka kay Sir Sok. Okay, so yan talaga yung ano namin. Actually, si Ma'am naging ninang pa namin. Wow! 2015 yan, hindi pa rin ako ganun ka-active, pero may blessing na kami from FirstVitaPlus. Tapos, unti-unti, nakabili si Doc ng maliit na bahay namin, townhouse. Nakabili din siya ng Innova. Pero, alam mo yun, half-hearted pa din ako noong mga time na yan. Yes. Alam mo, gusto ko siya, pero meron akong doubt. Gusto ko siya, pero meron akong takot. Na paano kung hindi tayo kumita, paano na kung wala akong trabaho, paano na kung ang daming question na ganyan. Pero talagang ang Vita, hinihila ka talaga eh. Hinihila niya, parang kumbaga, kung ito talaga yung para sa'yo, ibibigay niya lahat para sa'yo yan. Diyan na yung mga travel goals namin na dati, sabi ko, alam mo, gusto kong makapunta ng China kasi gusto kong mabisita yung bansa ng tatay ko. Dito lang, naiyak na ako, dito lang namin
naganap yung mga yan. Wow. Naganap namin, gusto naming dalhin sa abroad, hindi namin magawa. Kasi, alam mo na, kasha lang. Hanggang syempre, parang masakit sa magulang yun, makikita mo yung anak mo na, Mami, gusto kong ganito, gusto kong pumunta sa Disneyland, gusto kong ganito. Kaya lang, kung sweldo lang namin ng pagbabasihan namin, pagkukuhanan, wala. Okay. So, sorry po, naiyak ako kasi talagang pagpamilya, pag-uusapan, di ba? Okay. Kasi alam mo, Carlo, naiisip ko lagi, yung panganay namin noon, nagtanong siya sa akin, Mami, mahirap ba tayo? Eh, hindi naman kami actually nakaranas ng ganun ng asawa ko, di ba? Okay. Bakit na tinanong yun? Kasi, siguro ang bata, para sa kanila, pagka kahit hindi maganda ba, hindi kayo ano, maibigay mo man lang ba yung kapritsyo niya kahit mga gadget yan, di ba? So, yun yung naging ano ko para lalong magsumikap sa FirstVitaPlus. And, alam mo ba, nakailang sasakyan na kami dito, 5 sasakyan. Wow! Power! At yung dalawang second hand. Yung mga second hand namin na naibenta na yon. Nakabili po kami dito ng, yun nga sinabi ko kanina, townhouse. Yes. Nakabili na rin po kami ng sarili naming lote sa Bulacan. So, investment na po yan. At ngayon po, yung pinaka greatest na achievement na ng mga ano namin, yung nagkaroon po kami ng napakalaki at napakagandang bahay. Wow! Congratulations! Grabe talaga sa FirstVitaPlus. Apply bet, biruin mo apply na. Yes, apply. Bago kami mapunta dito sa bahay na yan, yung bahay namin ni Doc ay 3 dipa lang ang laki. Tapos, 2 kwarto yon. Kaya lang, ang may aircon namin, isa lang. Kaya napilitan kaming bumili ng isang aircon. Kaya lang hindi namin nilagay doon sa kabilang kwarto dahil maliit. So, hiwa-hiwalay kaming pamilya. At 2 anak namin kasama namin sa kwarto. Yung 2 bata, 2 anak pa namin, doon sila sa baba. So, ganun kaliit yung pinanggalingan naming bahay. Ngayon, itong bahay na to, napakalaki talaga. Tsaka, kung nagagandahan kayo, ako gandang-ganda na ako talaga dito sa bahay na to. Ayan, grabe no. Talagang isang pangarap na natupad kay FirstVitaPlus. Ayan, nakakatuwa naman yan, upline bet. Grabe. Oo. Ayan. Ma'am Beth, yes. Alam mo pagka ano kung paano namin na nakuha itong ganitong pangarap? Yes, apply. Para sa lahat din ng nakikinig ko lang po ah. Nung nag-start po kami ni Doc, kami po ay talagang clueless sa sistema ng kung paano po umasenso. Siguro naman po lahat po tayo may mga kamag-anak, kaibigan. So sila po tinatanong namin, ano ba magandang ano? So mga traditional business na sinasabi namin. Ngayon, sabing ganun, dito yung maman, si ganito, si ganyan. Alam mo, ginawa namin, hindi namin inisip na yung pride namin, hindi na ba talaga namin. Nakiusap kami kay upline Emily Colina. Alam mo, si Fidel Perez, si Upline Fidel Perez, si Mel Perez, tsaka si Michael Labola, si Upline Michael. Sila yung mga naging ex ano namin. Sila yung mga naging inspirasyon namin. Bakit? Kasi marami pong nagsasabi sa amin na, ano ba yan? Mga ano kayo, mga professional kayo, medical worker, magiging magugulay ba kayo? Magiging albularyo ba kayo? Hindi kayo yayaman dyan kasi yayaman dyan yung mga nauna lang. Hindi totoo yan na may bahay talaga yung janitor. Hindi totoo na yung maman yung tricycle driver. Puro mga front lang yan. Alam mo, para mapatunayan namin sa sarili namin na totoo yun, nakiusap kami sa kanila, tinanggap nila kami at ang maganda dyan, tinuruan nila kami kung anong ginawa nila. Walang sikreto kung ano yung sipag-sipagan mo lang, kung ano yung tiyaga mag-tiyaga ka lang.
alam mo kung ano yung bahay nila, gandang-ganda ako. Sabi ko sa sarili ko, isang araw magkakaroon din kami ng ganyan. Yes. Hindi man ako nagkaroon ng sports car na pareho ni Upline Michael Habola, pero yung mga sasakyan na binigay sa amin, enough na yun para sa amin. Wow! Grabe, grabe talaga, Ma'am Beth. Talagang tunay na inspirasyon talaga. Pero imo, kailangan panghawakan mo lang din ang pangarap mo kay FirstVitaPlus. Maniwala ka sa produkto, sistema ng kumpanya. Alisin mo yung pride, no? Talagang mag-ano ka ulit, mag-number one ka ulit, aralin mo ulit. Kasi katulad ni Upline Beth, katulad po ni Doc Mendiola na doktor na, professional na, pero inaral pa rin talaga si FirstVitaPlus. At yung ano Upline, yung camaraderie at synergy ng buong FirstVitaPlus. Nakita ko na ginamit mo yun talaga. Kasi kasama nga sila Upline Emily, Upline Mel, Upline Fidel, Upline JR, Upline Michael Habola. Eh talagang tulungan po at talaga namang bayanihan para lahat magtagumpay kay FirstVitaPlus. Kailo ano yan eh. Totoo naman, alam mo, every time na makikinig tayo ng mga lecture, ng mga yung mga speaker, yung mga sineshare nila, pero kanina nakinig ako kay Upline Francis. Yes. Diba? So, nare-refresh ako, ay oo nga, dapat pala ganun. Oo, yung punctuality, kailangan ganito. Oo, yung tulong mo sa grupo mo, dapat panghabang buhay yan. Pero, kailangan i-apply mo din yan. Kasi may mga tao na ang sipag mag-a-attend, kaya lang pasok dito, labas dito, di ba? So, kailangan lahat ng natutunan natin, i-apply natin. Hindi naman lahat ng mga sinabi ng mga speakers na yan, eh gawin mo. Pulutin mo kung ano yung naangkop lang sa'yo. Kung tingin mo, ito, hindi kaya to kasi yung grupo ko ganito. So, ikaw ang mag-a-adjust. Yes, ayan. Tama naman yan, Upline. Pero Upline Beth, meron pa akong isang tanong sa'yo. Or gusto ko na humingi ng tips. Kasi syempre, dito po sa FirstVitaPlus, eh napakadami po ng mga mag-asawa. Ayan, maraming mag-asawa dito. Nagtutulungan din, di ba? Na kunin ang kanilang mga pangarap kay FirstVitaPlus. Bilang power couple, dito po sa FirstVitaPlus, ano po yung maipapayo nyo sa mga mag-aasawa na humahataw sa FirstVitaPlus? Okay, so sa panahon ngayon, hindi lang lahat mag-asawa. Marami rin dyan magpa-partner. Diba? Yes. So sa mga magkatuwang, magka-partner, mag-asawa, ang mapapayo namin, ang naging sekreto namin, kumbaga, nag-ano muna kami, nag-suportahan kami. Though una, talagang ako yung kontrabida, kaya siguro ang mapapayo ko muna doon sa mareho kong negastar. Diba? Kasi kadalasan, ang babae minsan sasabihin niya, wait, mas marunong ako sa'yo kasi ako yung nanay. Mas nag-iisip ko, hindi rin eh. Pasalamat na nga lang ako yung asawa ko. Nung nakita niya yung FirstVitaPlus, kahit na anong pagalit ko, anong away namin, inaawit ko siya, hindi siya huminto. Okay. Kasi ganyan din yung nangyari kila Fidel Perez, di ba? Ayaw din i-upline mail. So, minsan kahit na yung mga asawa natin, may mga bagay silang dinisyonan kung pagsali man yan ng FirstVitaPlus. Bigyan mo rin ng konting pag-iisip. Sige naman papasok ang isang haligi ng tahanan kung alam niyang mapapahamak yung pamilya niya, di ba? So, ibig sabihin, meron siyang nakita doon sa sinalihan niya na baka makapagpabago ng buhay niya. Tapos, syempre, ang maganda dyan, pagkakasama mo yung partner mo, unang-una, may matatanungan ka na kung pantay ba yung kilay mo. Suportahan talaga. Oo. So, minsan kasi sa ang ano ko, two heads are better than one. Yes. Diba? So, kung kunwari, mag-isa ka, medyo yung momentum mo, yung speed mo, hindi ganun ka, no? Unlike pag dalawa kayo. Yan.
Oo. Yan, ang nakita ko applied vet, ha, katulad nila applied mill at saka applied fidel. Sa mga may mga negative pong asawa dyan, patunayan mo talaga, hatawin mo talaga si First Vita Plus. Kailangan kumita ka talaga ng gusto para yung partner mo, di ba, is matulungan ka at saka maging positive. Pero pag yung negastar na yan ay naging positive naman, sabi ko, tingnan mo naman ang applied vet Mendiola. Hindi na yan magpapag-iba sa First Vita Plus. Ay, hindi na talaga. Ayan, grabe. So, sabi nga ni Applied Vet, magsuportahan talaga. At ano, yung tulungan ng mag-asawa, walang pataasan. Tama ba, Applied? Oo, yun ang ano, talaga yung mahalaga. Suportahan. Siyempre, hindi naman bet. Laging, ano eh, hindi laging Pasko. Yan ang tawag ko dun eh. May mga times na yung mga leader mo ngayon, hataw na hataw, maya-maya yan, wala na, tapos huwag kayong magsisihan, di ba? Sabi, ikaw kasi napaka-ano mo, ikaw kasi mataray ka, ikaw kasi ganito. Hindi. So, normal yun eh, na nangyayari yun sa buhay. Minsan nasa taas ka, minsan medyo kakalabiting ka. Yun yun. Kailangan talaga bilang mag-asawa, magsuportahan talaga. Ayan. O, diba? Ma'am Beth, ayan, meron po akong question ulit sa'yo. Question na plain, Beth. Sa mga dealers at leaders na nakikinig ngayon sa'yo, syempre, ano po yung maibibigay ninyong tips? Yan. Lalo sa panahon ng pandemic. Sa mga dealers, diba? Sa mga dealers, minsan po ang sasabihin natin mahirap. Mahirap ang Vita Plus. Mahirap kasi ayaw ng best friend ko, ayaw ng kapitbahay namin. Narinig ko po sa isang training, mas madami kang hindi kilala. Kami po, yung mga grupo namin ngayon, wala po kaming ni kaibigan dyan nung una, ni kamag-anak, o yung malalapit sa amin, wala po. Lahat po sila mga total strangers po talaga kami. So, huwag kang mawawalan ng pag-asa pagka sa una wala. Wala talagang mapasali, walang pinikita. Kaya nga, pinakita sa'yo yung First Vita Plus, hindi siya yung biglang pagsali mo ngayon, bukas mayaman ka na. Hindi po ganun, may proseso. So, learning po. So, pareho po namin. Every time po na pupunta ako sa office, kung sino yung makita ko, nagpapakilala po ako. Ako po yung asawa ni Doc Mendiola kasi hindi po talaga nila ako kilala. Yes. So, ano po ano, di medyo mag-ano po ako ng chika-chika, ganun, para makakuha ako ng mga pointers. Iniwasan ko po yung mga taong pag sinabihan ako, ay, huwag ko sumali sa First Vita Plus kasi minsan, yung mga tao sa labas, actually, may mga may encounter ka dyan na mga dati sumali na. Ang anong po sasabihin sa'yo? Puro negative. Tama. Alam mo, ang hawakan nyo, ilagay nyo po lagi sa isip nyo yung mga taong umasenso dito. Kasi balang araw, sasabihin mo, yun kung ano po yung iniisip mo lagi, tsaka binibigkas mo, yan daw ang nangyayari. So, every morning, tinitraining din yung speaker natin na every morning sabi mo, good morning, universe. Ako po ngayon ay magiging successful. Darating yung araw, yung bahay ko, ganito. So, araw-araw na pagsabi ng ganyan, positive talaga. Sa mga leaders po naman, sa amin po ha, hindi po namin sila tinuturing na mas mababa sa amin. Sila tinuturing namin na pareho namin na naggustong magbago ang buhay. Sila po ay tinuturing namin ng mga kapartner. Pagka every time po na medyo tatamad-tamad, hindi po sila, wala po tayong karapatan na pagalitan sila or sabihin ng masasakit. Tama? Baka rin kasi alam mo, parang ano yan eh, feeling ko, pagka ganun ang nangyayari sa mga leaders mo, baka may kulang. Baka pwedeng magdagdag ka or pag-usapan nyo. Wala naman pong bagay na hindi nakuha sa tamang usan. Tama po? Yes. Ayan, grabe, grabing wisdom yon, Ma'am Beth, Madam Sugar. Talaga namang
real talk at tagus talaga sa puso. Sabi mo nga, sa mga bago po, no, na nandyan ngayon, ako, huwag po kayong titigil. Ituloy-tuloy nyo lang po ang First Vita Plus. Una, hindi po kasi nauubos ang prospect. Tama ba, applying vet? Sabi mo nga kanina eh. Hindi po nauubos yung mga prospect talaga. At katulad nga po nila applying vet, ay never-ending learning at iwasan ang mga negative vibes. Diba? Dito ka magpa, dito mo ituon ang oras mo sa First Vita Plus webinar, seminar, at sa mga leaders naman, sabi ni Ma'am Beth, kailangan magkaroon ka ng relationship. Yung magandang relation, hindi po kung anong relasyon, Diyos ko Lord, ha? Yung relasyon na kung saan parang pamilya na po kayo. And sabi nga ni Applying Beth, wala naman po talaga tayong karapatang magmando at magbigay ng mga masasamang salita sa mga leaders natin. All we have to do is to inspire them. Yan, i-inspire natin sila kung ano yung pwede nilang makuha dito kay First Vita Plus. Katulad po ng nakuha ni Ma'am Beth Mendiola dito po kay First Vita Plus. Ayan! Ma'am Beth, maraming salamat po sa oras po na ibinigay niya sa akin. Yes. Ayan. Pero Ma'am Beth, hindi pa ako tapos. Meron pa akong tanong sa'yo. Hey. Ready ka na ba? Go! Ayan, o sige ha. Ready! Ma'am Beth, kung ikaw ay magiging First Vita Plus Varian, anong Vita Plus ka at bakit? Gusto kong maging mangustin. Fruit and veggies with mangustin. Bakit naman fruit and veggies with mangustin? Yan. Unang-una, maganda siya sa brain function, sa neuro. Ibig sabihin, pagka yan ang tinake mo, magkakaroon ka ng yung pag-iisip mo, magkakaroon ka ng malinaw na pag-iisip, diba? And pwedeng yung mga negative thoughts mo, baka makapag-isip ka na, teka muna, okay yata yung First Vita Plus. Pangalawa, bakit ko gusto yun? Kasi ang mga fruit and veggies, ibig sabihin, sa dami ng sangkap niyan, yan din yung dami ng mga taong makikilala mo, makakasalamuha mo, yung mga may encounter mo, may mabait, may sobrang bait, may hindi masyadong mabait, may maraming hindi mabait. Kaya lang, yan yung spice ng buhay. Sama-sama mo yan, isang napakagandang produkto, pwede mong makuha. So, ang benepisyo niya, nagko-complement sa isa't. Balance. Wow, grabe. Kinabahan ako, madam. Akala ko mag-program. So, yung journey sa first. So, ganyan din ang buhay sa First Vita Plus. Diba? May success, may failure. Kunta na kami ng melon. Pero ito ha, pagka minsan ang maraming na-turn off sa melon. Kasi laging ang thinking ng mga tao, pagka nahawakan ng melon, lalaki yun tiyan. Kasi, pero tandaan natin, dapat talaga yung mga ina-attend nating mga health symposium, hindi lang naman po sa pagbubuntis ang melon. Yes. Tama? Yeah. Yun. Question, applying bet. Ayan, kung ikaw naman po ay magiging moringa oil, anong klaseng moringa oil ka at bakit? Gusto kong maging lemongrass. Wow, lemongrass. Bakit naman? Kasi ang lemongrass, marami siyang benepisyo. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang Vita Plus dealer, dapat magaling kang mag-adapt sa lahat ng sitwasyon. Kasi ang lemongrass, pwedeng sa muscle ache, 'di ba? Maganda din siya sa relaxation. So, marami siyang benepisyo. Dapat ganyan din ikaw bilang dealer. Wow. Medyo flexible. Akala ko ang pipiliin mo laban kasi palaban. Ayaw ko ba makatulog ako? Ayan, grabe. Ma'am Beth, maraming salamat sa oras mo. Pero isa pang tanong na, eto tignan ko kung malulusutan mo to at magiging formal ka dito ah. Kung ikaw ay isang ulam, anong klaseng ulam ka at bakit?
Gusto kong maging sinigang. Ay, bakit sinigang? At sinigang. Kasi ang sinigang, pwede mo siyang i-adjust. Pag ako nari, naasiman ka sa sabaw. Pwedeng humingi ka ng mainit na tubig, dagdagan mo, mababawasan ang asin. Yes! Pwedeng, pagka ikaw ay natabangan, pwede mo siyang dagdagan ng adik. Pag ikaw ay mahilig sa maanghang, pwede mo siyang, marami kang pwedeng. Ayan, ibang level ka talaga today, ha? Ang formal na talaga natin, ha? Ganun din, ako ay sinigang ng FirstVitaPlus. Pwede akong dagdagan, pwede akong bawasan. So, open ako sa mga changes at kung ano yung makakabuti sa akin at sa ating kumpanya. At sa upline, talagang sinigang ka kasi kompleto, Ricardo. Diba? May gulay, may sabaw, may laman. Talagang nandyan na lahat. Kung ano sinigang ako, sinigang na. Pero sabi ko nga, Ma'am Beth, ang dami-dami namin learning. So talaga ang saya ng kwentuhan natin. So once again, Ma'am, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa akin. Salamat, Carlo. Siyempre, kukunin ko na rin itong opportunity na to na magpasalamat siyempre kay Doi, kay Sir Sok, sa mga product center owners na katulad namin. Kami po kasi ang... Ako po ang namamahala ng product center ng Lucena. Hello po sa mga taga Quezon. Tapos syempre, ang mga speakers ng FirstVitaPlus na gumagabay din po sa akin. Syempre, ang mga dealers at leaders na kung ano po ang kaya naming maitulong sa inyo, kung may mga tanong po, lagi po kaming handa para po maging at your service. Yan, sa Ma'am Beth, maraming salamat. At sa buong grupo po ng Vita Dragons, under po ni Ma'am Beth at sa kanilang maraming salamat po sa pagpapahirama ng inyong butihing nanay. Ayan, si Ma'am Beth Mendiola. Once again, maraming salamat po. At sa lahat ng mga dealers na nandyan, sabi nga, kailangan magtuloy-tuloy ka lang dahil dito magsasabay-sabay pa tayo sa pag-asenso. Once again, be unstoppable, be unbreakable, and be unbeatable dahil nasa First Vita Plus ka na. Maraming salamat po and great morning!